Naging palaisipan na ng marami ang mga kababalaghang nangyayari dahil bukod sa naging biktima ni Valentina nung isang gabi ay dumagdag pa itong ekstra na di pa nila nakikita pero kayang magpagalaw ng mga bagay ng sabay-sabay na kung tawagin ay telekinesis. Kaya naman, naalarma na rin si Brian at itong ninong niya at habang dinidiscuss nila yung issue sa loob mismo ng presinto ay lihim naman na nakikinig sa kanila itong si Eli. Nalingid sa kanilang kaalaman ay siya pala ang tao na may pakana nito. Pero hindi naman talaga siya likas na masama. Galit lang siya sa mga taong nang aapi at nanggugulpi sa kanya, lalo na itong mga kasamahang pulis ni Brian. Samantala, nasunda ng mga kababalaghang nangyayari sa construction site ng isang mas malaking kaguluhan sa isang parke kung saan maraming tao ang muntik ng mapahamak at napinsala ang kabuhayan dahil sa bigla ang paggalaw ng mga bagay doon. Sa kasawiang palad ay hindi pa rin nagpapakita ang pinaniniwalaang ekstra na nasa likod ng pangyayari at pinansagan nila itong levitator. Buti na lang at dumating si Darna at mabilis niyang nailikas ang mga tao bago pa matamaan ang mga ito. Sa pag-uusap nila Mr. Vanguardia at Regina ay muli na namang sinukat ng ama ang emosyon ng anak. Kinumpara niya si Valentina kay Darna at sinasabi niya ito kay Regina para masaktan ito at lalong inilabas ang kanyang pagkahalimaw bilang si Valentina. Muling ibinuhos ni Regina ang kanyang galit kay Ali at muntik na naman niya itong matuluyan. Isang mataas na opisyal na maaaring isa sa mga persona si Borgo ang inatake ni Darna sa loob mismo ng isang facility. Hindi na ito nakakagalaw matapos hawakan ni Darna ang batok nito ayon sa itinuro sa kanya ni Mr. Claudio. Agad naman na dumepensa itong mga gwardiya na nakapalibot sa opisyal at pinuulanan ng bala itong si Darna. Abangan ang mas tumitinding tagpo at kaganapan dahil simula ngayong Lunes ay muli na namang makasagupan ni Darna ang ilan sa mga galamay ni Borgo pati na si Eshna. Kaya tutugang po mga kapamilya at hanggang sa mga susunod na episode, maraming salamat po sa inyong panonood.